Yo, what is up sa inyo guys? So in this video, update ko na sa inyo ang ating ZZ na flower horn. And kung makikita nyo is ito na siya, no? We are still working, no? Kagaya nga na sabi ko, bigyan nyo ako ng 7 days at igugroom natin to. Ito na yung kinalabasan nyo. So hiyang na hiyang siya sa kanyang setup, no? So, pero sad to say is ililipat ko siya dito sa baba kasi meron tayo paparating na medyo magandang flower na mas malaki, no? So, usapan natin to, no? So, lagi siya nasa gilid kasi lagi sila nagkakakitaan, no? Pero, lagay muna tayo ng pandeport para makagalaw-galaw siya, no? So, ang diet ko lang dito, guys, is okay ko. Once a day lang ako nagpapakain kasi etong ZZ na flower na to is prone siya na mag-bloat, no? Ayan. And every, I think, twice a week nag-fasting ako sa kanya and every 3 days nag-water change siya, no? So, yun lang yung ginagawa kong routine and yung temperature niya nasa 28 to 29 degrees and mostly hinayaan ko lang talaga siya, no? Kaya ganyan, no? Lumaki na agad yung ulo niya. Yan, so, marami na rin gustong bumili nito pero ayoko muna ibenta kasi gusto ko muna siyang papalahin, no? Para satisfied yung bibili, no? Gusto ko kasi maganda siya bago ko siya i-let go. Yung talagang nasunog na siya sa pagkapula kasi kung makikita nyo ngayon, medyo translucent pa yung kulay niya. And partida guys na 7 days pa lang natin siyang ginugroom tapos ganito na siya. Ano? Ito yung kagandahan sa mga ZZ na flower kasi ang bilis nila mag-adjust pero mabilis din sila ma-stress. So hanggat maaari guys, dapat marunong kayo kumilatis ng mga flower nyo and hulihin nyo yung kilite kung paano sila mapa-adjust agad. No? So ako talaga hindi ko masyadong hinahawakan itong aquarium na to. Kumbaga tuwing water change lang, medyo kukuskusin natin yung aquarium para malinis. Tapos, yun lang, ayan ko lang siya. Bigyan ko lang ng pagkain. Tapos, after ko magpakain, magpagaganto tayo, no? Para yung aggression niya, no? Para makorrect din natin yung deportment niya. So, yun lang yung ginagawa ko, no? Paulit-ulit lang. And, lagi kong minimaintain and yung water quality niya. Lagi kong sinasabi sa inyo, guys, na i-priority niyo yung water quality niyo at the same time, yung genes ng flower niyo, no? So, ito naman is, ano lang, no? Pang-alaga lang siya pero bigay natin yung talagang quality niya. Yan. And siya nga pala guys, is gumagamit tayo ng enhancer dito. Syempre kasi kailangan kong gumawa ng konting cheat code enhancer tapos spirulina, no, para mapabilis natin yung pagkapula niya, no. Pero hindi naman yung sagaran na paggamit ng enhancer, no. From time to time gumagamit ako, no. So tinatrabaho talaga natin siya para mapaganda natin talaga ng husto, no? So wala na akong masabi sa cock niya. Ang ganda na ng cock niya. Siguro yung pinaproblema ko lang sa kanya yung ano niya, no? Yung mapapula pa natin siya, no? Para sobrang ganda niya na talaga, no? So next week meron tayong supply ng mga flower horn and from next month pala guys meron akong great news sa mga Japanese or nandito sa Japan na gustong bumili ng flower horn is mag-expand na ako, no? So as of now meron tayo 3 aquarium, so magdadagdag na ako ng mga aquariums para marami tayong stock kasi lagi akong nasa-sold out, no? And kapag nagbebenta ako, hindi pa dumadating sa akin yung flower horn is sold out na talaga, no? So kuha na ako ng marami para meron tayong ma-stock kagaya nito, na bakante na naman ako na 2 kasi na-sold out agad tayo, no? So yun. And yun lang siguro ang ating video for today guys. If you like this video, make sure to like, share, and subscribe sa ating channel, no? So hanggang sa muli guys, peace out.